Kasi o kailangan ng pagpapatupad ng batas, lalagyan mo ng puso yan eh. Huwag tayong maniniwala na merong ang mga Pilipino ay incorrigible. Ewan ko sa inyo, kung gusto niyo maniwala na incorrigible ang Pilipino, eh kayo yun. Kasi kung di ka naniniwala, eh naniniwala kang ang mga tao eh merong chance na makapagbago. Lalo na yung mga bata na nagsisimulang maligaw ng landas, napipilitang ika nga po mga kaibigan ay masuong sa panganib. Ano ang pangunahing dahilan? Gutom, kahirapan. Ano nagtulak sa kanila sa sitwasyon ng matinding kahirapan para sila maghirap at magutom? Kailangan alam natin yun. Hindi po pwedeng puro parusa lang ang alam natin. Lalo na yung mga bata. Hindi naman mga kriminal yun. May posibilidad na mapunta sila sa ganong kalagayan na maging kriminal kung walang tutulong sa kanila at walang ika nga magmamalasakit na pamahalaan sa kanila. Alalahanin natin lahat na tayo ay galing lahat sa pagiging bata. Alalahanin natin na marami sa atin yung mga magulang. Walang tao na naghangad. Walang tao na nasa matinong pag-iisip ang hindi naghangad ng magandang kapalaran. Para sa anak nila, ang mga bata rin, gusto rin, makamit yan, maabot na pangarap. Lalo-lalo na yung mga mahihirap, di ba? Marami ng success story, mga inspiring. Galing sa mga mahihirap na pamilya, na mga kabataan, ang nagsikap, ha? Humanap ng pagkakataon para po maiahon hindi lamang ang kanyang sarili kung hindi ang kanyang mga magulang at buong pamilya sa kahirapan. Ang isa sa susi dyan yung makapagtapos ng pag-aaral, hindi ho ba? Pero yung mga bata na dapat nag-aaral, palaboy-laboy sa karsada. Bakit ba sila lumalaboy? Gusto nilang, mga kaibigan, magbaka sakali. Baka sakaling sa kanilang paglalaboy, makakita sila ng makakain. Ganun ho yun eh. Halimbawa, yung pagpapatupad sa curfew. Hindi naman pare-pareho ang dahilan kung bakit may mga bata dis oras na ng gabi nasa karsada pa. Diba? Dapat gumawa tayo ng solusyon. Hindi ang iniisip lang natin, curfew. Ikukulong. Papatawa ng penalty na pagbabayarin. Ano ba yan? Wala na nga makakain, pagbabayarin pa. Hindi ko makita logic dun eh. Mangyari sa panahon ng martial law, nakatikim tayo ng curfew.
At ako, dalawang beses. Pero yung pagpapatupad ng curfew, mga kaibigan, o curfew, walang katumbas na bayad o multa. Hindi katulad ngayon, bata lang, pagmumultahin pa yung magulang. Kesyo kakasuhan ng magulang, tigil na natin yan, mga kaibigan. Ang dami na nating batas, kung sala sa labat na yan. Ah. Kung ikukulong mo yung bata, halimbawa, tsaka yung magulang, ano kasalanan? Nasa karsada. Lumabag sa curfew. Ano yung curfew? Ordinansa lang yun. Masyadong malupit. Ang iniisip lang doon sa pagpapasa ng mga ordinansang ganyan, eh yun lang kuwan eh, parusa. Yun lang ang nakikita nila na solusyon kasi ayaw nilang mapagod yung isip nila. Para ika nga po makaisip ng mas magandang solusyon. Hindi natin sinasabi na wag tayong magdisiplina. Tama yung magdisiplina. Pero kapag ang disiplina wala sa lugar, baliwala rin po yan eh. Para ka lang pabrika ng kriminal. Ikaw pa magtutulak sa mga kabataan na yan para maging kriminal. Sipin mo, kukulong mo. Hindi naman kriminal. Ang naging kasalanan ni Kwanho eh, walang makain eh, mahirap. Eh, kailangan unawain yun, di ba? Ba't sila una? Ba't sila nagkaganyan? Habang itong mga mambabatas natin naman, ika nga po eh, talagang pinagsisikapan. Paano silang ika nga eh, makakasandok ng bilyong-bilyon, daang milyong mga pork barrel? Heinous crime yan. Dahil dyan sa pork barrel na yan, kaya nagkakaganyan yung mga bata. Yun yung sinasabi nating matagal na yun. Nangamamatay sa gutom yung mga bata dahil dyan sa pork barrel na yan. Alam mo ninyo eh, dapat eh, halimbawa, may curfew. Paano mong didisiplinahin yung bata? Eh, sa pamilya mo lang eh. Kung bang anak mo, pagka malimit na naging matigos ang ulo, ang solusyon ba ron eh, paluhin mo? Hindi rin pwede. Bakit? Eh, talagang batas yun na maging sa batas ng Panginoon Diyos. Eh, kailangan eh, kwanho, eh, disiplinahin ang batang matigas ang ulo para matandaan niya, papaluin mo siya. Hindi mo ginagawa yung pagpalo para saktan mo lang, di ba? Eh, ano nga yan? Unang-una yan eh. Kung kayo'y may anak eh, kayo papalo eh, mas masakit pa yung nararamdaman nyo kesa dun sa pinapalo yung anak nyo. Yan ang mga wala na ngayon eh, mga kaibigan eh. Yung paglalagay ng puso dun sa pagpapatupad ng batas. Yung mga batas ngayon, wala ng puso, wala pang kaluluwa. Wala pang atay. Walang balon-balunan. Hindi ka mga nagmamagaling mag-isip dito. Eh, pinagpapauna natin na hindi ho tayo tutol sa disiplina. So,
Katulad yung curfew, medyo baguhin ninyo yan. Huwag niyong pabayaan na kwan ho yan, ha? Manatili yung ganyang mga klase ng batas. Baka dumating ang oras, alam niyo na malilimutin ng maraming Pilipino. Kapag lumipas ang ilang mga araw, panahon, makakalimutan na yan. Gagamitin naman ang iba yan. Ginagamit nila para magkaroon sila ng accomplishment ang pinagdidiskutahan yung mga bata. Eh, hindi ho matatawag na accomplishment yan. Okay lang yan. Ay, maglagay tayo ng curfew. Eh, pero pag nahuli, pwede para mga kriminal na huhulihin mo yan. Mag-isip pa tayo. Sayang naman yung utak kung slightly use lang. Dapat ginagamit yan, ano po? Ngayon, kung wala kang tiyaga, ba tayo nagsipasok sa gobyerno? Eh, pwede yung kung ano lang maisip natin. Maganda niya. Sige, nasa ng logic, no? Yung mahirap, hinuli mo. Yung makaramihan ang dinadampot mahirap. Yung lamang vagrancy. Wala na yan, ha? Pero ginagawa nila yan. Kunyari, sinasagip. Yun ang maskara dun, sagip. Ah, bullshit kayo. Sasabihin. Nakasira kayo ng paningin, ha? Masakit sa mata yan, ha? Mga kahiga kayo dyan. Laboy-laboy, totoo. May mga mandurokot, mga snatcher, nagra-rugby. Eh, bakit? Yan ang tanong, eh. Sabi nga, may karapatan di mabuhay ang mga yan. Meron pang pagkakataong na maiwas to yung kinabukasan yan. Ang mali lang sa atin yung solusyon, eh. Alam natin ang problema, pero yung solusyon ayaw nating gawin. Para kayong MMDA, sinasadya na yung traffic na yun. Ayaw talaga nilang gamitin yung solusyon. Ay-ak, mga tado. Sipin ninyo. Posisyon sa isang lugar, ha? Ang dami nila. Daanan ang daanan yung bus. Uusok, kulay itim. Pumaparada kahit saan. Bulag sila doon. Walang nakikita yan. O, mga kaibigan, ay sino ay naabatan? Yung hindi pa naglalagay, mas malaki makikikil natin doon.